to guys, paputulin natin yung dahon niya kasi nasira na siya guys. Masilan talaga ang prayer plant sa hangin or sa tubig. Dapat ano lang, tama lang guys. Hello guys, welcome ulit sa aking channel, Juna Dave. Ngayon guys, magripat tayo ng ating prayer plant or Calathea. Calathea prayer plant ang kanyang talagang pangalan guys. Ngayon, ito guys ay na-vlog ko na dati to, kaso lang ngayon ililipat na natin siya ng pot dahil hindi na siya hiyang sa kanyang pinaglalagyan. Ito kasi napakasilan niya guys. Hindi siya pwedeng laging basa ang lupa or yung nilalagay mo siya sa mahangin. Hindi siya pwede guys kasi nasisira yung kanyang dahon. Pag lagi namang dilig, nasisira din yung dahon niya para siyang nasusunog guys. Kaya ngayon, nagkaroon ako ng time na iripat siya. Tapos ilalagay ko na siya sa tamang sinag lang ng araw at hindi siya malakas ang hangin, ganyan. Para ano guys, maganda naman tingnan. Hindi na siya talaga gumaganda guys. Ngayon ko lang siya na bigyan ng time kasi laging busy guys. At lagi kasing ulan. Kaya siya ganito na yung mga dahon guys. Dahil malakas yung hangin. Ito nga yung luma. Muna andaan ganit, saha nindag ko. Pag gusto niyo po mag-alaga ng prayer plant or Calathea guys, ang tips ko lang sa inyo ay hindi siya laging didiligan at ilagay niyo siya guys sa hindi mahangin na lugar kasi sa mahangin ano, masilan yung dahon niya guys, para siyang sunog, parang hindi mo maintindihan kung nasunog sa araw. Ganon siya guys ang kinahinatnan pag mahangin yung kanyang kinalalagyan. At tapos guys, kapag sobra naman siya sa tubig, ganun din guys, ang dahon niya, sira-sira. Kaya, masilan ang prayer plant, alagaan guys. Kaya nas dapat, nasa loob lang siya ng bahay or hindi naman siya totaling nasa loob ng bahay. Meron siyang nasasagap na sinag ng araw na hindi siya direct talaga sa kanya guys. Kasi napapansin ko siya dito guys oh. Kahit nilagay ko na siya dito sa may labahan namin malapit, pero nababasa din kasi siya sa ulan guys, pero wala siyang direct sunlight. Yung mga parang anino lang siya ng mga puno guys. Pero ganun pa rin ang kanyang dahon guys. Sobra siyang masilan. Nagsisira yung dahon niya. Kaya mas maganda siyang putuli na lang siya ngayon, tapos saka na natin siya iingatan yung mga bagong suloy niya guys.